magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong atin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo po sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maano. Matibay ang muog, baya ang bukas ang mga pintuan. Upang makapasok ang bayang matapat, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong marapat na tumalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lunsod mang matatag ay binabagsak. Patimuog ay winawasak hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poo natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poo natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan, ako ay papasok. At itong Panginoon'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw, O Poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako, pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay ligtas. Tubusin mo, Poon, kami ay ligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hanapin ang Poong mahal, siya'y ating matatagpuan. Sa kanya tayo magdasal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit, hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 7 ng Disyembre, isang araw bago ang kataas-taasan o dakilang kapistahan ng Imakulada Konsepsyon, ang dakilang paglilihi kay Maria. Yung Imakulada Konsepsyon ay hindi po tungkol kay Maria na nagdalang tao, kundi tungkol kay Ana, ang nanay ni Maria na nagdalang tao. Kung paano inihanda ng Diyos ang magiging sisidlan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya si Maria bukas ay iisipin, aalalahanin, gugunitain natin bilang babaeng pinagpala dahil ipinaglihing walang sala. Pinagpala. At sino ba yung mga pinagpala sa mundo ngayon? Ang iniisip natin pinagpala ay yung mga taong napipili lamang na tumanggap, makapasok, matawag, mapili. Yan ang pinagpala. Sasabihin, alam mo, buti ka pa, nabigyan ka. Buti ka pa, pinili ka. Buti ka pa, sinama ka. Buti ka pa, tinawag ka. Pinagpala. Pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon. Hindi lahat ng tinatawag ng mundong itong pinagpala ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat nabubuhay sa inggit at hindi rin sa galit. Nagagalit ka kasi hindi ikaw ang napili. Naiinggit ka kasi hindi ikaw ang binigyan. Imbis na inaatupag mo yung mga taong naunang napili at nabigyan, ang isipin at pagsikapan natin ay ang magkaroon tayo ng mabuti at tamang buhay para sa atin. Kaya nga, ito pong ating iThursday, ngayon ay Webes, feeding program ng Quiapo. Kanina 392. Ito pong ating mga pinapakain, may ID sila. At alam ho nila yan, na hindi porket ikaw ay nagugutom lang, ikaw ay taong kalsada lang, basta gusto mo, pwede. Huwag nating kalilimutan, lahat tayo binibigyan ng pagkakataon. Pero pagdating ng araw, lahat tayo hahatulan ng Panginoon. At tayo ay hahatulan hindi kung sino ang nakaroon ng pinakamarami at malaki sa mundo ngayon. Pagdating ng araw, pare-pareho tayong hahatulan sa kung paano tayo naging tapat sa Panginoon. Kaya sabi sa unang pagbasa natin, papapasukin ang bayang matapat. Hindi lang sana ikaw, sana pag iniisip mong makapasok sa langit, sana pag iniisip mong guminhawa, sana kapag iniisip mong umasenso, sana kapag iniisip mo na makalaya mula sa paghihirap, sa sakit, sana iniisip mo, hindi lang ikaw. Sana pati kapatid mo, sana pati yung mga kaibigan mo, sana pati yung mga kasama mo, sana pati sila makapasok din, umasenso rin, guminhawa rin. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, tayo po ay nasa unang linggo ng Adbiyento. At ang panahon ng Adbiyento ay panahon ng paghihintay, paghahanda, hindi lang sa unang pagdating. At yun ay yung panahon ng Kapaskuhan. Ang pangalawang pagdating na pinaghahandaan natin ngayong Adbiyento ay ang muling pagbabalik ni Kristo. Hahatulan tayo ng Diyos, hindi lang
sa kung anong ginawa mo sa buhay mo, kundi hahatulan niya rin tayo sa kung anong ginawa mo sa buhay ng ibang tao. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mapili na makapasok sa langit na hinahanda niya para sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Ang ating pong itutugon, mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampan ng tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Sama-sama nating ipanalangin ang kapayapaan, kaayusan, kaligtasan sa ating bansa. Ipagdasal natin ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya at sakuna, lalo na ang mga naging biktima ng lindol at pagsabog sa Mindanao. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo po ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo po kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silaya nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Imakulada Concepcion, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Ambrosio, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala at galang nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magpunta sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Saint Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, kayo po, tayong lahat ay manatiling ligtas, nag-iingat sa bawat pagkakataon, sa bawat paglabas natin ng ating bahay, ipagdasal natin ang katahimikan, kapayapaan, ang kaligtasan ng bawat isa ng bansang ito. Ipagdasal natin ang ating mga leaders ng gobyerno at simbahan upang magtulong-tulungan po tayo na manatilihin ang kapayapaan at kaligtasan ng bansa. Ang simbahan po ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa pagbibigay nyo pa rin ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Yung mga pinansyal na tulong sa ating parish office, ang mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig, at kung maaari, pwede rin kayo magbigay ng mga pamaskong handog, pang Noche Buena items na ipapamahagi natin ngayong panahon ng Kapaskuhang darating. Salamat po doon po sa ating Benedict Building yung maaring ibigay yan. Salamat dahil sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan din, nagagawa nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
mensahero, minamahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati